Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Welcome po sa ating By the Word. Tayo po ay merong kani-kaniyang pinapahalagahan at iniingatan sa buhay. Halimbawa po, ang ating pamilya. Sinisiguro natin na sila ay nasa mabuting kalagayan, lalo na po sa panahong may pandemya. Sumunod po ay ang ating mga sarili. Iniingatan din po natin ang ating sarili upang hindi magkaroon ng karamdaman. Ang iba naman po ay nag-aalagan at nag-iingat sa kanilang mga alagang hayop. Ang iba pa po sa kanila ay itinatabi ito sa kanilang mga pagtulog. Para lang pong masiguro na ito ay nasa tamang pag-iingat at kalagayan. Ang iba naman po ay pinag-iingatan nila ang kanilang mga naipundan na kagamitan. Pero bukod po sa mga nabanggit natin ay meron din po tayong dapat na ingatan at laging alalahanin. Ito po ay ang salita ng ating Panginoon. Ang sabi po sa Kawikaan chapter 7 verse 1 and 2, "Aking anak, salita ko sana ay iyong ingatan, itanim sa isip at huwag kalimutan. Ang utos ko ay sundin mo upang mabuhay ng matagal, turo ko'y pahalagahan tulad ng iyong mga mata." Ang sabi po ng ating Diyos ay ingatan at laging alalahanin ang kanyang mga salita. At huwag natin itong kalilimutan. Gaya ng pagpapahalaga po natin sa ating pamilya, sa ating mga sarili, at sa mga bagay na meron tayo, ganun din po ang ating gawin sa kanyang mga salita. Dahil ang kanyang salita ay isa ring utos ng ating Panginoon sa atin. Ang sabi po sa Joshua chapter 1 verse 8, "Huwag mong kalimutan basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. At sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong buhay." Ang salita po sa Proverbs 7, 1 and 2 at sa Joshua 1, 8 ay halos magkasing kahalintulad po. Yun po ang nais ng Panginoon na ating gawin at sundin. Sundin ang kanyang mga salita, salita na kung saan magbibigay ng tamang direksyon sa ating mga buhay, salita na kung saan magkakaroon po tayo ng encouragement, lalong-lalo na sa mga taong nawawala ng pag-asa, salita na magbibigay ng liwanag sa mga taong may kadiliman. Yan po ay matatagpuan sa Psalms 119 verse 105. Marami pong benefits ang salita ng Diyos na makakatulong po sa ating lahat. Ang mga material na bagay ay lumilipas at kukupas, mawawala sa uso at mawawalang halaga. Ang sabi po sa Isaiah 40 verse 8, "Oo, ang damoy nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak. Ngunit ang salita ng Diyos ay kailanmay hindi kukupas." Ugaliin po nating magbasa ng Biblia. Ugaliin po natin manalangin. Ugaliin po natin na pagdili-diliin ang kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat dahil sa inyong mga salitang aming napagbulayan sa araw na ito. Salita na kung saan magbibigay ng liwanag, magbibigay ng tamang direksyon sa aming mga buhay. Mga salitang magbibigay ng tamang relasyon sa inyo. Nawa, ang salitang ito ay hindi lang po namin isarilinin, kundi maibahagi namin sa iba. Maraming salamat, Ama. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat. Sa pangalan po ni Jesus. Amen.